ako'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas, sapagkat nilihingap niya kababaan kanyang alipin. Mapalad ang pangalan ko sa lahat ng mga bansa. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Mga kapatid, simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Sa mga naririto po, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming sa Facebook, YouTube, Twitter at TV Maria. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Ngayon ay kapistahan ng pagbisita ng ating mahal na ina kay Elizabeth. Isang pagtatagpo na nagpapakilala muli sa atin ng kabutihan at awa ng Diyos at ng kanyang ninanais para sa mundong ito at sa ating mga buhay. Naway sa pagbisitang ito, mabigyan din natin ang sarili nating papurihan ng Panginoon sa lahat ng kanyang mga gagawin at ninanais pang gawin sa ating mga buhay. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sama-sama nating papurihan ang ating Panginoong Diyos. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugda niya, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, Bugtong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, umaawa
ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulukluk sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang nagbunsod upang dumalaw kay Elizabeth, ang mahal na Birheng Maria na nagtataglay sa iyong anak, sa kanyang sinapupunan. Sa pagbubunsod ng iyong Espiritu, kami naway makaisa ng mahal na Birheng Maria sa pag-awit lagi ng buong pusong pagpupuri sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Sofonias. Umawit ka ng malakas, lungsod ng Sion. Sumigaw ka, Israel. Magalak ka ng lubusan, lungsod ng Jerusalem. Ang mga nagpaparusa sa iyo ay inalis na ng Panginoon at itinapon niya ang iyong mga kaaway. Nasa kalagitnaan mo ang hari ng Israel, ang Panginoon. Wala nang kasawiang dapat pang katakutan. Sa araw na iyon, ay sasabihin sa Jerusalem, huwag kang matakot, Sion. Huwag manghina ang iyong loob. Nasa piling mo ang Panginoon na iyong Diyos. Parang bayaning nagtagumpay. Makikigalak siya sa iyong katuwaan. Babaguhin ka ng kanyang pag-ibig at siya'y masayang aawit sa laki ng kagalakan gaya ng nagdiriwang sa pista. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kapiling niyo ang butihing poong banal ng Israel. Kapiling niyo ang butihing poong banal ng Israel. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa akin. Tiwalang tiwala ako at wala muntimang pangamba. Sapagkat ang poon ang lahat sa akin,
Siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugod kayong papasasalok ng tubig sa batis ng kaligtasan. Kapiling niyo ang butihing poong banal ng Israel. Magpasalamat kayo sa poon. Siya ang inyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang ginawa. Ipahayag ninyo ang pagkadakilaan ng kanyang pangalan. Kapiling nyo ang butihing poong banal ng Israel. Umawit kayo ng papuri sapagkat kahanga-hanga ang kanyang ginawa. Ipahayag niyo ito sa buong daigdig, mga anak ng Siyon. Umawit kayo ng buong galak sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at ang banal ng Israel. Kapiling nyo ang butihing poong banal ng Israel. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Birheng Mariang mapalad, sa pananalig mong tapat, sa Diyos na tagapagligtas. Alleluia, 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 alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka, sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." At sinabi ni Maria, "Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Sapagkat nilingap niya ang kanyang abang-alipin at mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan. Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salinlahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang kay Abraham at sa kanyang lahi pang magpakailanman. Tumira si Maria kina Elizabeth nang may 3 buwan at saka umuwi."
Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Muli po sa mga naririto, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Kinikilala ba natin ang Diyos sa bawat sulok ng ating buhay? Ginugunita po natin ngayon ang kapistahan ng pagbisita ng ating mahal na ina sa kanyang pinsang si Elizabeth. At isa itong pagtatagpong may kahalagahan dahil unang-una sa pagtatagpong ito ng dalawang taong hinirang ng Diyos na maging bahagi ng kanyang plano, ng kanyang ninanais na kaligtasan para sa sanlibutan. Ang pagtatagpong ito ay pagkilala sa Diyos. No? Kung mapapansin natin ano ang bati nila sa bawat isa, pinagpala ka sapagkat ikay pinili ng Diyos. May pagkilala ng pagkatao sa ng bawat isa. May pagkilala ng pagkakapili ng Diyos sa kanila. May pagkilala na ang bawat isa ay biyaya sa bawat isa, biyaya rin sa sanlibutan. Parang malimit o hindi madalas na napapansin natin yung mga ganito. Sa araw-araw nating buhay, kailan ba natin o kailan ba tayo nakipagpulong sa iba, nakipagtagpo sa iba na walang dalang kahit ano, kundi unang-una ay pasasalamat sa Diyos sa presensya ng isang tao. Kaya ang pagbisitang ito ay tungkol sa Diyos. Tungkol sa pagpupugay sa Diyos. Dahil sa pagkilala ng bawat isa sa kanilang pagkatao at sa kalooban ng Diyos para sa kanila. No? Magandang pag-isipan kasi may mga panahon at hindi natin ito maitatanggi. No? Minsan ang una nating binabanggit, tumaba ka na, ang gastos mo naman, ayusin mo nga yung itsura mo. No? Parang mga unang bigkas natin paninira na agad sa kapwa. O yung una nating nasa kamalayan, paplastikin natin, babatiin natin, hi, hello, pero nasa utak natin, ay, di ba yan yung ichinismis ni ano? Yung magulo? Nauuna pa sa atin yung mga kasiraan at kakulangan ng tao. O kaya minsan, kapag nakikita natin yung iba, mas tungkol sa atin. Buti hindi ako katulad niya. Tignan mo, mukhang kawawa. Na para bang minamaliit, kinakahon natin yung pagkatao ng ibang ng ating kapwa kaysa kilalanin at pasalamatan ang biyaya na nakatatagpo natin ang iba. Na bagamat iba siyang mag-isip, bagamat may pagkilos siyang iba, bagamat may kanya rin siyang pagkakamali, ay isa pa rin siyang biniyayaan ng Diyos sa ibang paraan. Kaya paalala po ito na sa pagtatagpo, katulad ng kay Maria at kay Elizabeth, naway napapaalalahanan tayo na tayo ay nagmumula at tayo'y pinahahalagahan ng Diyos. No? Kaya siguro pagkatapos ng misa o habang mamaya sa pagbati ng pagbibigay ng kapayapaan, no? Lalong-lalo na yung mga nakilala natin, lalong-lalo na yung mga pamilyar sa atin, no? Kilalanin natin sila dahil sila'y biyaya pa rin ng Diyos. Pero kasama nito ay yung pangalawa. No? Sa pagkilala nila na sila ay pinagpala,
kinilala din nila na ang buong mundo'y pinagpala ng Diyos. Kung papansinin po ninyo, ang awit ni Maria ay isang awit ng katarungan. Bilang isang babae, bilang isang taong pumapangalawa lamang, no, minsan walang halaga sa lipunan, ay may buong kakayahang sabihin at idalangin at kilalanin na siya'y pinagpala ng Diyos. Pero hindi para iangat yung kanyang sarili. Pinagpala sila ni Elizabeth upang magdala ng mensahe ng kabutihan at ng malasakit ng Diyos. At ano ito? Yung ginawa na ng Diyos, ginagawa ng Diyos, at gagawin pa ng Diyos sa sanlibutan. Ang siyang mga nagmamataas, ibababa niya. Ang siyang nagpapakaaba, iaangat niya at bibigyan niya ng karampatang halaga. Siya ay Diyos ng hustisya. Siya ay Diyos ng pagkakapantay-pantay. Siya ay Diyos ng pagkilala na ang lahat ay bibiyayaan. Kaya kasunod po ng pagkilala ng Diyos, hindi maihihiwalay yung ating pakikiisa dyan. Yung pag-angat ng mga nakabababa, tayo ba kinikilala natin yung mga naisasantabi, mga nangangailangan, mga kakaiba, mga nakikita nating hindi katulad natin? Naipadadala ba natin ang mensahe ng kabutihan ng Diyos sa pamamagitan ng ating sariling pagmamalasakit, sariling pagbibiyaya? Paalala po ang awit ni Maria na ang ating pananampalataya hindi lamang ito pagkilala sa Diyos, pagkilala sa kapwa sa pamamagitan ng panalangin at debosyon, pero sa pagpapalaganap ng mabuting balita sa gawa, sa pagtitipon at pagbubuklod sa kapwa, kaysa sa paghahati, dala ng pansariling interes. Ito po ang mensahe ng pagbisita ni Maria kay Elizabeth. At sa pagpapatuloy ng ating banal na misa, hingin natin ang biyaya na sana sa ating araw-araw na pamumuhay ang makilala natin ay wala ng iba kundi ang Diyos. Sa mga natatanggap natin, kahit sa mga hamong hinaharap natin, kahit sa mga pangarap natin, kahit sa paiba-ibang mga bagay, sa iba't ibang mga taong nakatatagpo, sa iba't ibang taong nakatatrabaho, at mula sa pagkilala ng presensya ng Diyos sa ating araw-araw na pamumuhay, ay maging biyaya katulad ng pagiging mabiyaya niya. O mahal na ina, binisita mo si Elizabeth upang ipakilala ang Diyos sa amin. Ipanalangin mo po kami. Magsitayo na po ang lahat. Pinararangalan si Elizabeth na ng pagdalaw ng ina ng kanyang Panginoon. Subalit ninais lamang ni Maria na ibahagi ang kanyang kagalakan. Sa ating pagdiriwang ng kapistahang ito, ilapit natin ang ating mga kahilingan sa Ama na nagtatangi at pumipili sa mga babaeng ito. Punuin mo kami ng iyong biyaya, Panginoon. Punuin mo kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Ang simbahan naway lubos na buksan ang kanyang puso sa salita ng Diyos at ipahayag ito ng may kagalakan sa lahat ng tao at kultura. Manalangin tayo. Punuin mo kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Ang mga namumuno sa mga bansa naway makagawa ng mga programa sa pagtatatag ng isang higit na maayos na mundo ayon sa diwa ng mapagkumbabang paglilingkod ni Maria. Manalangin tayo. Punuin mo kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Tayo naway pasiglahin ng mahal na Birheng Maria upang madagdagan natin ang ating mga pagsisikap
sa pagtataguyod ng higit na isang maayos na lipunan, manalangin tayo. Punuin mo kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Sa mga may sakit, naway ipakita natin ang ating malasakit sa pamamagitan ng ating pagdalaw sa kanila at pagpapalakas ng kanilang loob. Manalangin tayo. Punuin mo kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Ang mga namayapa, naway makatagpo kay Maria ng isang tunay na kanlungan. Manalangin tayo. Punuin mo kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Sa katahimikan ng ating puso't diwa, ialay natin sa Panginoon ang ating mga panalangin, gayon din na mga panalangin ng mga taong mahalaga sa atin. Isama po natin sa ating mga dasal, mga frontliners, health workers, at lahat ng nagsisilbi sa ating bayan na sa kanilang katapatan sa paglilingkod sa kapwa ay binibigyan dangal, pinaparangalan ang kabutihan at malasakit ng ating Diyos. Manalangin tayo. Punuin mo kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Panginoong Diyos, ibinababa mo ang makapangyarihan at itinataas ang aba. Sa tulong ng mga panalangin ng mahal na Birheng Maria, ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming mga pag-asa sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Nang iyong anghel ang aming panalangin sa iyong dambana, katulad ng halimuyak ng insensong umaakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang pinapayatalak na ito. Handog ng bayang umaas at sumasamba't nagmamahal sa iyo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo itong aming pagdulog sa iyo upang ipagdiwang ang paghahain ng sarili ni Hesukristo. Kasihan mo nawa kami sa aming pagganap nitong pagdiriwang katulad ng iyong paglingap sa kinalugdan mong pag-ibig ng inang nagsilang sa iyong nagkatawang taong anak na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Hesukristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka Poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupuri.
ipugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyay natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ng mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin.
At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. Nostre.
announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating healing mass and service sa darating na ika-isa ng Hunyo, araw po ng Huwebes, bukas na po ito, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo at maraming salamat po. Sa darating po na June 17, 2023, itong taong kasalukuyan, araw po ng Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan. Handog po sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagnanais, maaari po kayo makipag-ugnayan sa records office ng parokya na matatagpuan sa ground floor Cardinal Sin Building mula ikawalo ng umaga hanggang ikalima ng hapon. Maaaring hanapin si na Miss Shirley o si Miss Jocelyn, records staff ng parokya, para po sa mga detalye. Maraming salamat po. Paalala po sa mga nagsisimba, pinaaalalahanan po ang lahat na huwag maging kampante sa banta po ng COVID-19. Bagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot po ng tamang face mask. Pagkatapos mo ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang puso naming nagpupuri sapagkat dakila ang iyong ginawa para kami makatanggap ng buong galak sa iyong anak na nooy masayang nadamang kaharap ni si San Juan. Bagamat lingid sa pangalas at dito na may aming nakatagpo sa banal na pakikinabang sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko para sa pagbabasbas at sa bawat panalangin ang ating itutugon ay amen. Pagpalain nawa kayo ng Diyos na sa pagsilang ng anak niya mula sa mahal na birhen ay naghatid sa daigdig ng katubusang walang hanggan. Amen. Pasiglahin nawa kayo sa malasakit ng mahal na birhen na siyang nagbigay sa inyo ng tagapaghatid sa daigdig ng katubusang walang hanggan. Amen. Puspusin nawa ng kagalakan ng Espiritu Santo ang mga nagdiriwang sa pagpaparangal sa mahal na Birheng Maria upang sa ganitong diwa kayo ay sumapit sa kalangitan na siyang tahanan ng tanan magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa kayo ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong dala ang pag-ibig at kapayapaan ng ating Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Magandang umaga po sa inyong lahat. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
Nilulwalhati ka namin, Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.